Sa kabila ng paulit-ulit na paalala na iwasan ang matataong lugar, dinumog pa rin ang divisorya ng mga humahabol makabili ng murang panregalo. Nasa frontline ang balitang yan, si Rhea Fernandez. Kahit may pandemya, tuloy pa rin ang Christmas shopping ng marami nating kababayan sa Divisoria. Sa Elias Street kung saan mabibili ng mas mura ang mga gamit, siksika na ang mga mamimili. Ganito rin ang sitwasyon sa kabilang kanto. Si Lola Carmen, isinantabi muna ang takot sa virus. Makabili lang ng mga panregalo sa kanyang mga apo. Kahit hindi man lang nasa loob ng bahay, nakabago man lang sila. Kasi isang beses lang sila magbabago. Maluwag naman ang trapiko sa palibot ng Divisoria. Sapat din ang mga parking space kahit isang araw na lang bago ang bisperas ng Pasko. May mga pulis naman na patuloy na nagpapaalala at naninita sa mga tao tungkol sa health protocols. Kasama mga tao po dyan na mamimili po, pakiusap po, distansya po tayo dyan, magdistansya po. Huwag po kayong magdikit-dikit. Naulit ko, yung mga tao nandyan po na mamimili, panatiliin po natin lagi po yung distansya sa bawat isa. Naglalakihan din ang mga tarpaulin tungkol sa pagsusuot ng face mask at shield. Pero sadyang may mga pasaway, lalo pag nalilingat ang mga pulis. Samantala, sa kabila ng dagsa ng mamimili, umaaray pa rin ang karamihan sa mga nagtitinda dahil mas mahina pa rin ang benta ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya ang tindahang ito, napilitang palitan ng sapatos ang dating tinda na accessories. Ibinagsak din ang presyo sa 100 piso kada pares. Matumal dahil lang COVID, laging social distance. Pero pagdating sa presyo ng mga prutas, halos wala namang pinagkaiba, sabi ng mga nagtitinda. Nagbabalita mula sa frontline, Rhea Fernandez, News 5.